Haharapin ko lahat na ibabato sa akin. Haharapin ko kung ano man yung mga pagsubok na darating sa buhay ko. Kung ano man ang kalabasan, matalo man ako, makulong ako, ano mangyari sa akin, ako to. Wala naman akong laban na inaatrasan. Nagsalita na siya. And ready nang harapin ng actress tsaka vlogger na si Tony Fowler ang mga kasong isinampa sa kanya. Kaya pakinggan natin ang kanyang statement. Habang nasa taping ako, gulat ako, ang daming nagme-message sa akin, ang daming tumatawag, siyempre busy yung lola mo. Yun nga, nagwa-viral daw ako. So sabi ko, bakit? Ano nangyari? Dahil nga daw, nakasuhan ako. Dahil daw sa mga music videos ko na lumabas. Ayoko maging plastic girl, siyempre nagulat ako, hala bakit? Ano nangyari? Parang ganun. So tinignan ko siya, and binabasa ko yung mga nagwa-viral sa social media, lahat ng news, Kumala, Tony Fowler, kinasuhan. Siyempre tinignan ko, fake news ba to? Or legit ba to? Then nalaman ko na legit nga na meron akong kaso na paparating. Non-stop yung tawag sa akin eh. Siyempre mga malalapit na kaibigan ko sa social media, isa na si Makagago, sila Merck, ng Grace Family. Then siyempre, hindi maiwasan dahil sobrang nag-aalala yung mga best friend ko, si Anthony, si Rob. Eh, kinakalba nila ako, kinakausap nila ako kung okay lang ba ako. Kung ano-ano. So, thank you sa kanila kasi syempre, dyan mo makikita yung mga totoong nagmamahal sa'yo eh. Kapag nagkakaproblema ka, andyan lang sila. Yung presence nila, pinapa-feel nila na andito kami, tama ka man o mali. Regarding sa kaso ko, ang daming nag-aantay kung ano masasabi ko, syempre, bibigay ko yun sa inyo. Ganun talaga, pag nakilala ka, merong consequences, lalo na sa paraan na ginawa ko kung paano ako makilala. Lalo na din kung paano ako bilang ako. Bilang ako na nagpapakatotoo, lahat naman kasi yan may consequences at naiintindihan ko. Sa part na yan, syempre, bilang Mami Oni, kilala niyo naman ako. Tuloy lang ang buhay. Haharapin ko lahat na ibabato sa akin. Haharapin ko kung ano man yung mga pagsubok na darating sa buhay ko. Sa dami kong pinagdaanan, hindi ko kilala yung salatang pagsuko. Tuloy lang ang buhay. Kung ano man ang kalabasan, matalo man ako, makulong ako, ano mangyari sa akin, ako to. At sana mag-set siya as example sa inyo. Kung hindi man, then okay, meron palang kalayaan sa Pilipinas. Meron pala tayong freedom of expression. Again, ako bilang si Mami Oni, kilala niyo naman ako. Wala naman akong laban na inaatrasan. Yet, mag-backfire man sa akin, lahat ng ginawa ko, lahat ng yan. Then maybe, hindi pa talaga ready ang Pilipinas kay Tony Fowler. Nagsampa kasi ang kaso, ayan o, ang isang social media advocacy group na kapisanan ng mga social media broadcasters ng Philippines Incorporated. So, ayan yung grupo, and babasahin natin yung isang news article ng Inquirer. The social media advocacy group has accused Fowler of violation of Article 201 of the Revised Penal Code in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. KSBPI claimed that Fowler's actions of exhibiting lewd clothes and toys as well as stimulating profanity acts with the use of explicit words or mga graphics in her videos pointing to being patently offensive under the law. Pero, Tony Fowler said she is ready to face the criminal case filed against her by the Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated or KSMBPI and stressed that the group has no right to forbid her from expressing her sexuality through her contents sa YouTube, sa mga platforms niya. And syempre, hindi basta-basta mag-give up si Tony Fowler. O diba? Kasi sa years ng kanyang pag-vlog, nag-establish na siya ng influence, meron na siyang power as a content creator, vlogger, and ngayon sa mainstream na as an actress, diba? Kaya marami talagang pwedeng tumulong sa kanya. May mga connection siya na pwedeng makapagbigay, makapag-offer sa kanya ng legal na remedy para harapin itong kinakasangkutan niyang kaso. Number two naman, syempre naka-earn na siya, no? Matagal-tagal na yung pag-vlog niya,
yung pagiging influencer niya, endorser niya, o nakapag-establish siya ng business. Tapos, ngayon, nag-earn din siya separately sa kanyang pag-aartista. Kaya, meron talaga siyang savings na gagamitin para magbayad ng attorney's fee. And, hindi biro magbayad ng mga attorney's fee, lalong-lalo na kapag mag-hire ka ng magaling na abogado na magde-defend sa'yo. And syempre, kay Tony Fowler, marami magre-recommend sa kanya na magagaling na abogado to defend her and syempre, in an attempt para ibasura yung kasong na i-file sa kanya. And ang pangatlo naman, yung effort. Syempre, kahit nag busy woman siya, marami din siyang networks na kikilos para sa kanya. So, hindi lang siya ang magre-respond, kundi yung team niya na tutulong talaga sa kanya para eventually, hopefully, na ma-resolve yung kasong kinasasangkutan niya. Mm. Pero, nagdi-disclaimer muna tayo. Mm. I admit, I don't know personally si Tony Fowler, pati na rin yung kanyang team, the Toro family, and yung mga friends or family nila. Kasi nga, diba, I'm just a small-time content creator and I am very sure hindi pa nila napapanood ang mga video ko or hindi nila ako naririnig. Mm. Bilang isang content creator, makaka-relate kami talaga sa current case ni Tony Fowler. Kasi unang-una, this will serve as a lesson para sa aming content creators, especially sa mga bago tsaka yung mga small-time na content creators like me. Na syempre, we should be sensitive kung ano man yung mga na ipapublish na contents, lalong-lalo na marami nang nanonood, o diba? Tapos, ang second is be mindful of the community guidelines na dapat alamin mo yung mga new updates o kaya yung mga changes, diba? Kasi kung minsan, kapag nagkakaroon ng update yung community guidelines, nagiging mas stricto na. So, nagtataka yung mga iba, bakit biglang na-violate yung videos ko or yung content ko, wala naman akong ginagawa. Yun pala, hindi ka updated. Kaya ang number 3, you should be always updated sa mga new guidelines na biglang nagpa-pop up sa current community guidelines ng platforms mo sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, sa Twitter. Para naman, in any case na magkaroon ng update, hindi apektado yung mga videos mo. Overall, as a content creator din, I hope na sana ma-resolve ba itong current na pagsubok na pinagdadaanan ni Tony Fowler together with the help of her legal team, yung kanyang friends, and family. Ayan. Kaya this is a big reminder sa mga young and sa mga bagong content creators like me na we should also take into considerations yung mga content natin if ever na wala bang nilalabag na rules sa mga community guidelines o kaya sa legal laws natin sa Pilipinas or sa abroad din. Okay? So, I hope na may natutunan tayo dito sa video na ito. So, I'm very sure may mga makaka-relate dito. Okay? So, that's it guys. Thank you and have a nice day.